Magandang araw po mga Katipid Tips. So yung gagawin po nating video ngayon ay nag-request nito kung pwede ko ba daw gawa ng sariling video ang paggagawa ko ng homemade marshmallow. Kaya dito po, dalawang flavors po ng marshmallow ang i-share ko po sa inyo. Napakadali lamang po ng ating ingredients. Kaya stay tuned lang po kayo hanggang huli kasi makakakuha pa rin po kayo dito ng tips, idea kung paano po gumawa ng homemade marshmallow. Okay? Ating marshmallow, i-ready po muna yung ating baking pan or yung paghuhulmahan po natin. Bali ako ay gagamit ng 9x5 ang size. Tapos dadasan po natin ng cornstarch. Sadyang medyo messy siya mga Katipid Tips kasi para yung gilid ay malagyan din. So ngayon, iset aside naman po natin ito dahil gagawa na tayo ng ating marshmallow. Po muna natin gagawin ay magkakaramelize po muna tayo ng ating 1 cup white sugar at 1 half cup ng tubig. At kapag nailagay na po natin, pwede na po nating buhayin yung ating apoy at medium fire po lamang. Bali, haluin po muna natin saglit hanggang sa medyo matunaw po muna yung asukal. At kapag sa tingin po natin ay medyo tunaw na, pwede na po nating hayaan dyan. At ikakaramelize po natin ng 12 minutes. Yan, after 12 minutes, okay na po itong ating caramelized sugar. Ang isa nyo pong palatandaan na okay na po talaga ang inyong caramelized sugar, patak lang po kayo sa tubig. At kapag nabuo na po na tulad nyan, ibig sabihin ay okay na po ang pagkakaluto ng ating caramelized sugar. Patayin lamang po natin ang apoy at magtunaw naman po tayo ng ating gelatin. Kailangan po natin dito ng mixer at ang isa sa pinakamahalaga po sa paggagawa po ng ating homemade marshmallow, gagamit po tayo ng Knox gelatin. Kahit ano pong brand pwede nyo pong gamitin, basta gelatin. Ang gulaman po ay hindi po siya maaari. Halito po ay 2 balot at 2 tablespoon po ito. Maglalagay po tayo ng 1 half cup hot water para matunaw po yung ating gelatin. Tapos imix lang po natin saglit. Ito po ay ilalagay po natin ng mainit pa. Tapos imimix po natin ng hanggang 10 minutes. At kung wala naman po tayong stand mixer, pwede rin naman po tayong gumamit ng hand mixer. Okay na po ang consistency po ng ating marshmallow, yung 10 minutes, saktong-sakto po yon. Ngayon, hahatiin po natin ito pong ating marshmallow dahil magagawa po tayo ng isa pang flavor. Bali, ito po yung ating vanilla marshmallow. I-spread nyo lang po ng dahan-dahan hanggang sa mag-flat. Medyo sticky lang po itong ating marshmallow. Pag napantay na po natin, yan, pantay ba siya? Parang hindi naman. Gagawin naman po natin yung isang flavor at ito ay choco marshmallow. Lalagay tayo ng 1 tablespoon ng Dutch cocoa powder. Kapag na-mix na natin ng kaunting segundo, pwede na nating isalin dito sa ating baking pan. Ang ganda nung kulay ng ating choco marshmallow, para lang siyang ice cream, 'di ba mga Katipid Tips? I-flat naman po natin. Kapag okay na po yung ating marshmallow, dadasan naman po natin ito ulit ng cornstarch sa ibabaw.
Bali dito, pwede po kayong mag-mix ng powdered sugar. Pero ako, hindi na po naglalagay kasi may tamis na po yung marshmallow po natin. At ang sunod na po natin gagawin, iseset na po natin itong ating marshmallow. Kung kayo po ay nagmamadali, at least 6 to 6 hours, pwede na po natin kainin yung ating marshmallow. Medyo may kunat na po yun. Pero yung ganito pong kagagawa lang, hindi pa po siya advisable kainin kasi malambot pa po ito. Tapos, dahil hindi naman po ako nagmamadali, inabot na din po ako ng gabi, babalikan na lang po natin ito kinabukasan para sure na sure po itong ating marshmallow ay makunat na. Kumbaga, nakaset na po talaga siya. Yan. Okay mga katipid tips, kakakain lang po natin ng agahan at itong ating homemade marshmallow, okay na po ito. Ngayon, i-slice naman po natin para makita natin yung pinagayatan kung maihahalin tulad po ba natin sa marshmallow. Bago natin ilagay yung ating marshmallow dito sa ating baking tray, mag-dust tayo ulit ng cornstarch. Ito mga katipid tips, ang isa kong pagkakamali dito, dapat pinahidan ko muna ng lard, tapos saka ko siya nilagyan ng cornstarch para hindi siya ganito pakikit sa gilid. Kapag natanggal na natin yung parchment paper, i-slice naman natin ng square-square. Ayan po yung pinagayatan, di ba? Itsura pa lang parang marshmallow na po talaga. So, para hindi siya dumikit, isausaw po ulit natin sa cornstarch. Kapag na-slice na po natin, salain naman po natin para mawala po yung madaming cornstarch na nakadikit. Kita nyo ba yan? Parang may snow-snow. Oh no! Okay na po tayo sa ating homemade marshmallow. Ngayon, tikman naman po natin kung maihahalin tulad din po ba natin ito tulad ng nabibili din po natin sa labas. Nahin po natin itong vanilla flavor na marshmallow. Unang-una, malambot po talaga ito mga katipid tips. Tapos, kapag biniak din po natin yan, yung texture po nito mga katipid tips, maihahalin tulad nyo po talaga sa nabibili po natin sa labas na marshmallow. Yung lambot, ganun-ganun din po yon. Matatawag din po talaga natin to na marshmallow. Okay? Tapos, tikman naman natin itong ating choco marshmallow. Nakakatuwa siya mga katipid tips kasi sobrang lambot oh. Parehas lamang po yung texture nito. Ang pinakaiba lang, malalasan nyo din po dito yung pagka-choco po ng ating marshmallow. Kung kayo po ay naku-curious sa paggagawa po ng marshmallow, itry nyo na po ito kasi 2 ingredients lamang po mga katipid tips, makakagawa na kayo ng homemade marshmallow at patatlo na lang po yung ating cornstarch. Kaya kung nag-iisip po kayo ng banding ng inyong mga chikiting, pwedeng-pwede nyo pong itry ito pong ating homemade marshmallow. At ngayon, bigyan ko naman po kayo ng konting idea kung ano pa po yung pwede po nating gawin dito. Nating gawing marshmallow puff, kailangan lang po natin ng toothpick, cupcake liner, at yung atin po mga sprinkle candy. Tusok lamang po natin si marshmallow, tapos i-dip lang po natin sa melted chocolate. Bali, ang ginamit po natin dito ay Dutch. Gumamit lamang tayo ng kutsara para mas makoat natin ng ayos. Tapos, ilagay lang natin dito sa ating cupcake liner. Pwede na natin lagyan ng sprinkle candy.
Ito na po ang ating marshmallow puff, 'di ba? Napakaganda mga katipid tips, napaka-cute. Ito isa pa pong magandang idea dito mga katipid tips. Pwedeng gawin po natin 'tong ipanghanda. Halimbawa kung meron pong binyagan, meron pong birthday po ng mga anak nyo, or pwede rin naman po nating ipangregalo, 'di ba? At pwede rin naman po natin itong gawing extra income. Ito pong ating homemade marshmallow, pwede rin po natin gawing s'mores cupcake. Bali, ang ginawa ko dito, pagkagawa po ng ating homemade marshmallow, ni-spread ko lang sa ibabaw, tapos nilagyan ko lang ng sprinkle candy. Kahit ano pong design, pwede nyo pong gawin dito. At kung napanood nyo po yung ating last video, s'mores fudgy brownies, ito din po yung ginamit po natin. Madami din pong pwede po nating paggamitan ito pong ating homemade marshmallows. Yung kaunting puhunan ay makakagawa po kayo nito. Kasi yung gelatin po natin, 50 pesos. Pero meron pa pong mas mura na brando. Tapos 1 cup na sukal na puti, 10 pesos. Gumamit tayo ng cornstarch, sabihin na lang po natin na 5 pesos. Kaya sa halagang 65 pesos, makakagawa na po tayo ng homemade marshmallow. At sana bago po nagtapos ang video na ito ay meron po ulit akong naidagdag na idea po sa inyo. Kaya kita-kits na lang po ulit sa ating mga next video. Maraming salamat. Bye-bye! Tamang tama ngayon mga katipid tips ang ating marshmallow pa. Dahil birthday po ni Tita Nine. And meron po kaming 40 ngayon pero simple lamang po kasi magsuswimming lang po kami. Okay?